Hello nga pala si Coach Evan. Yes guys, may bagong Accent Penta video na naman. And let's go guys, triple termy itong kalaban natin. Okay, triple termy siya. And pakita ko sa inyo yung gameplay na nangyari. So ngayon ang ginamit natin sa kanya is naka-ridge team pa rin tayo. No, ridge team tayo guys. And ito yung mga card composition natin. Ayan, screenshot nyo na. Ayan, so siya termy guys. Ayan, triple termy. No, and marami salamat nga pala no, sa mga nanonood ng videos natin. Hindi ko alam kung saan ko ito in-upload. Pero kahit saan ko man ito guys i-upload, sana nakasubscribe kayo and nakalike. Maraming salamat sa suporta. And ito na nga no. So triple termy, pinag-uusapan natin nung mga nakaraang linggo bago ako ma-hack, diba? Itong triple termy, and ito na nga no, lumabas na yung triple termy. So triple termy versus beast or rage beast pa rin ito. No, marami yung videos na ginawa and yeah, sana magustuhan ninyo. So we have in here, inatake natin siya. So ano ba, bakit ba nagiging effective tong triple termy, no? So most likely kasi dahil dito sa mga tawag doon, sa mga runes nila, no? Yung runes ng triple termy guys is itong Shell Shock, Cursed Ritual, tapos Vault Builder. Sobrang tandem sila eh. Kaya nakaabot ng ganitong rank to si Toastido. So shout out sa you bro. So mapapansin nyo, no, he's more on the defensive side. No, he's more on the defensive side. And mamaya papakita ko sa inyo, ayan, inatake natin siya. Nangyari ata sa atin diyan, magdodob. I'm not sure if nag-double go tayo diyan. So, pero masakit pa rin tayo, no. Bam. Ang nagpapasakit guys sa beast. No, nagpapasakit sa beast is the little piece. No, kahit na, kaya kung mapapansin nyo, kahit na ganito yung runes natin, leftover potion, tsaka ano lang, isang reckless hunter lang. Kasi, dahil doon yun guys. Grabe yung shield oh. 240 guys yung shield niyan. Hindi ko na-anticipate na 240 yung shield niyan. Or 280, grabe, 280 guys yung shield. Nakaano nga pala siya. Pero luckily, no, turn 7. No, turn 7. Ayan, grabe oh. Tingnan nyo yung goo natin. No? Tingnan nyo yung goo natin. Dapat di ko pa siya papatayin dito eh. Pero ayoko na magkaroon pa siya ng momentum. Pero mapapansin nyo, grabe, goo party tayo tapos meron pa tayong isang confuse. No? Late game, masasabi ko na hindi maganda yung sitwasyon ko. No? Late game, hindi maganda yung sitwasyon ko. Kita nyo guys, kita nyo yung rune. Pero ang advantage naman natin kasi is napatay na natin yung kanyang harap. No? Napatay na natin yung kanyang front laner. Kumbaga dalawa na lang yung kanya. No, dalawa na lang yung kanya. And nagulat ako, no, nagulat ako na yung lagging pala is goo na rin siya, no. So, ang nangyari talaga dito sa mga termies natin, kaya pala sabi ni Sir Nix yung nakaraan, 'di ba? May possibility na baka bumalik yung mga dating meta sa V2. And dahil nga dito sa mga termies. No, kumbaga, goo type composition kasi talaga siya. Kumbaga, sinisira niya talaga yung deck mo. Yun lang, bitin sa damage. No, bitin sa damage. No, eh, Coach Rev, paano yun? Bitin sa damage, no? Eh, di aasa na lang yan sa Blood Moon. No, yun nga lang, na-rework na guys yung Blood Moon natin. No? Na-rework na yung Blood Moon natin. Kaya naman, medyo hindi na effective talaga this season. Okay, medyo hindi na effective this season yung mga healing or shielding team. More on the aggressive talaga tayo eh. No, kumbaga atake sa atake. Though meron tayong sinuggest na dapat magkaroon ng variations, no, para pwede ka ring mag-shield tapos pwede ka ring mag-damage at the same time. Pero I don't think na makikita natin yun this season, no. Pero malay natin, 'di ba? Pero yun guys, so kung gusto yung bumili ng mga Axie, you may use Melonation Code nga pala. So mapapansin nyo, no? Mapapansin nyo, medyo diskompyado na yung kalaban natin ngayon, no? Ang aim niya, maganda ang aim niya guys. Okay, don't get me wrong. Ang aim niya is sirain. Okay? Sirain yung ating card setup. No? Sirain yung card setup natin. Pero meron kasi tayong confident. No? Although humina tong confident. Humina na yan. Kasi dalawang, kung di ko nagkamali, dalawang rage yata yun dati. Nakalimutan ko na rin. Pero mapapansin nyo, ayan o. Bam. Sakit pa rin talaga. Tong Reckless Hunter na to, I believe na dapat next season pang epic siya. No? Or at least babaan yung damage sa kanya
kasi sobrang lakas niya para sa isang rare rune, guys. Yung Pangolin, yes, malakas din, pero deserve din itong ni Reckless Hunter na ma-nerf. Ang sakit, oh. Kahit asabihin mo, o kaya 20% damage dapat yun na re-receive niya. Kasi sobrang, sobrang lugi. And ito na nga, no, ito na nga, nag-super science na tayo dito. Bam! Grabe, guys. 400 yung buhay nung tao. No? Binaboy lang natin. Binastos lang natin, guys. Kita nyo naman naka-rage yan, no? Though, hindi na nga ganun kasakit yung rage, eh. No, parang na-nerf din yung mismong Fury Form. Ayan, 50% na lang, diba? Na-nerf din mismo yung Fury Form, pero grabe pa rin. No? So mapapansin nyo, ayan, bitin pa rin talaga. No? Bitin pa rin. Pero hindi lahat, ha? Hindi lahat umaabot sa Bear 3. So, mapapansin nyo, yung rank ko, Bear 2. Tapos yung rank niya, Bear 3. Meaning, close lang kami. No, umbaga, alam yun, hindi nagkakalayo yung skill naming dalawa. Bam. Ayan. Actually, nalilito ko dito sa ano. Nalilito ko dun sa tawag doon. Nalilito ko dun sa skill ng Furball. Hindi ako familiar paano siya nag-work. No? Baka i-try ko siya once na may makascream ako or something. Pero yeah, that's pretty much how it goes, no guys, sa ating match. So, pakita ko lang sa inyo ngayon yung nangyayari sa akin, no? So, habang ako'y nakaka-hack right now, actually, nakak pa rin yung ating, as of this moment, is nag-grind tayo. And, leaderboard check muna tayo. Pinamataas ko is like 32, pero right now tayo nasa top 96. So, magkano ang premyo ng top 96 as of this moment? Today is January 12, no guys? So, ang first ay January 18, no? So, next week na ang... So, sabihin natin na pumasok tayo sa top 100. Meron tayong 13.1 AXS. Pumping si AXS ngayon, nasa 5,000 pesos yan. Not bad for 1 week. Okay, not bad for 1 week. And, yeah. Maganda yung... Tawag doon? Maganda yung price pool system ngayon ni Origins, in fairness. No, so wala, naglilibang lang ako, ganun talaga, wala pa yung channel natin. Pero, yeah, most likely, baka ma-upload ko rin to in after 1-2 days. No, so, yeah, yun lang guys, na-miss ko na kayo, miss ko na yung channel, miss ko na lahat. Okay, parang, naka-miss talaga kami yung content. I mean, 5 years ko na kasing ginagawa YouTube, so, talagang naka-miss siya guys. So, yun lang, buya.